Yo, kamusta kayo mga pare ko? Ako nga pala si JC Gers at nandito ka ngayon sa Dimension kung saan puro good vibes lang tayo. At sa video na to mga pare ko, pag-uusapan natin yung comment, yung pinaka napansin kong comment kasi naging dalawa to eh, kaya napansin ko talaga. Yung comment dito sa ginawa nating video tungkol dito kay Francis Leo Marcos, eto. Kaya kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo ba? Baka may masabi rin kayo sa akin mga tol. So, sisimulan natin to pagkatapos ng intro. Okay tol, okay mga tol. Kayo, binigyan ko kayo ng pribilehiyo. Ha? Pribilehiyo. Upang magbigay ng komento, opinion, o ng mga nais nyong sabihin sa akin. Kaya yung comment box sa baba is nananatiling bukas yan para sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin sa akin. Dahil hindi naman sa pagiging makasarili, sinasabi ko yung gusto kong sabihin, binibigyan ko rin ngayon ng pagkakataon upang sabihin ang mga gusto nyo sabihin o kaya naman ay salungatin yung sa akin. Alright? Ngayon, merong dalawang komento na aking nabasa pero mas pinili kong hindi sila replyan dun sa comment box. Kasi siyempre, bilang real talk tayo mga tol, ito ang sasabihin ko na agad sa inyo. Meron dalawang comment na halos magkapareho o iisa ng pinupunto dito sa comment. Ngayon, imbis na replyan ko sila dito sa comment, wala akong mapapala tol. Wala akong mapapala pag nireplyan ko to sa comment. Wala akong mapapala, alam nyo yan. Kaya ang gagawin ko, gumawa ako ngayon itong video kasi dito may ads. Ha? Dito may ads. Dito may views. Ngayon, yung sasabihin ko ngayon dito, kung may manonood, then makachamba pa ako ng isang ads dyan. Diba? Pero kesa replyan ko tong mga to, wala akong mapapala. Real talk, man. Real talk. So, game. Ito yung unang comment. Komento mula kay Zeus Sebastian. Sabi niya, kung sakaling magnakaw ako ng napakalaking halaga para matulungan ko mga mahihirap, justified ba yun? At ang ikalawang comment, ito yung nauna pero ngayon ko lang babasahin. Galing yan kay Smarts Project. Parang kuratong baliling, nagnanakaw, karnaping, at nagbebenta ng mga druga, ha, mga druga sa Maynila para ipagawa sa mga daanan at proyekto sa Osami City. So, ma-justify po ba ang ginagawa nila? Okay lang maging magnanakaw basta ma-share mo ito sa kapwa may hirap. Maganda po ginagawa ni Francis Leo, pero dapat din natin malaman kung saan galing yung pera pinagbibili niya sa mga relief goods. Wala pa nga siya naipakita na kumpanya niya. Sabi niya iba, sabi ng iba $25 million daw net worth niya. Magkakaroon po ba kayo ng ganyang kalaki ng pera kung wala kayong negosyo o kumpanya na pinapakita niya? Puro lang salita para makumbinse po tayo sa kanya na mayaman siya. Di po ako gain sa kanya. Dapat maging mapagmasid tayo sa mga taong nagpapakita ng maganda sa kapwa. Dahil hindi po lahat ng gumagawa ng maganda sa kapwa ay mabuti sa mata ng Diyos. Yung iba'y nagpapanggap lamang. Amen. So anong pinupunto ng dalawang to mga pare ko? Sa tingin ko, ang pinupunto ng mga to is yung sinabi ko na para sa akin, okay lang kung totoong nagnakaw itong si Francis Leo Marcos. Ang mahalaga is itinulong niya sa mga mahihirap, lalong-lalo na ngayon sa krisis na to ng coronavirus dahil wala na tayong mahinga ng tulong, wala na tayong mapagkatiwalaan dahil lahat halos ay kinukupit yung mga dapat na para sa mga mahihirap na mamamayan. Tama. Dun sa sinabi ko na yun, sana nakuha kagad nila yung point, diba? Ang sabi ko kasi dun sa video na yun, ito ay para sa akin. Ha? Para sa akin. Para sa akin lang. Masaya ako sa ginawa ni Francis Leo kasi kahit na sabihin natin ipagpalagay natin o gawin nating totoo na nagnakaw nga siya o magnanakaw siya tol. Scammer pala, scammer, kung scammer siya. Ang sa akin, ang pinagpapasalamat ko ron is natutulungan niya yung mga mahihirap na hindi ginagawa na mga taong natuunan na para gawin yun. Diba, napakasimple ng sinasabi ko tol. Simpleng-simple lang yun. Masaya ako sa ginawa ni Francis Leo kasi tinulungan niya yung mga mahihirap na hindi niya naman talaga tungkulin. Kasi yung mga taong nanunungkulan ay yung mga hindi mo maasahan. Ayun lang yung point ko ron.
Napakasimple. At wala akong sinabi ron na inaanyayahan ko kayong mga manonood, na inaanyayahan ko kayong lahat, na gayahin nyo o tanawin nyo kung ano yung pananaw ko sa buhay. Hindi ako ganun. Kaya nga tong video na to, ako lang yung nakikita mo rito. Kasi lahat ng sinasabi ko dito is para sa akin lamang. Ha? Ine-expose ko lang yung mga sinasabi ko kasi hindi naman ako pwedeng magsisigaw sa labas. Ha? Ngayon, napadpad ka rito kung di mo kayang intindihin yung mga sinasabi ko. So, mas bigyan linaw natin, Totol. Mas bigyan linaw natin yung pagpapaliwanag ko rito. Sabi ni Sir Sebastian, di ba? Kung sakaling magnakawa ko ng napakalaking halaga para matulungan ng mahihirap, justified ba yun? Putangina, wala akong pakialam sa'yo, Tol. Hindi ko sinasabing magsipagnakaw kayo para makatulong kayo sa mga mahihirap. Wala akong sinabing ganun. Ha? Hindi ko alam kung justified ba yun o hindi. Wala akong pakialam. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga ginawa ni Francis Leo Marcos, hindi ng sino paman. Ngayon, yung tanong mong kung sakaling magnakaw ako ng napakalaking halaga para matulungan ko ang mga may hirap, wala akong pakialam, Tol. Gawin mo kung anong gusto mo. Magnakaw ka ng ina mo, pakialam ko sa'yo. Diba? Anong pakialam ko sa'yo? Hindi, magnakaw ka. Gago ha, tatoy. Ito pa, yung galing naman kay Smart Project, Tol. Sabi niya, diba? Parang kuratong baliling, nagnanakaw, karnaping, at nagbebenta ng druga sa Maynila para ipagawa sa mga daanan at proyekto sa Osamis City. So, ma-justify po ba ang ginagawa nila? Okay lang maging magdanakaw basta ma-share mo ito sa kapwa mahihirap? Ang tanong niya, tama ba yun? Masyado nyo kasing binibigyan ng masyado nyo gustong masyadong laliman yung mga sinasabi ko. Kaya nga ako, nagsasalita lang ng napakababaw, pinopoint out ko agad, pinupunto ko agad yung mga sinasabi ko para wala nang mag-isip, para hindi na to dumating pa sa mga malalalim na mga usapan, Tol. Kaya ako nagpo-point out kasi hindi mo kaya kung sasabayan mo ako sa palaliman ng salita o sa palaliman ng pinupunto o itago yung mga punto sa mga salita na iikot sa karakter na hindi siya mismo yung gagawin nating bida. Hindi mo kayang sabayan sa ganun. Kaya nga ako, mababaw na lang ako magsalita. Punto na agad, punto per punto na agad, Tol. Ngayon, yung sinasabi mong baliling-baliling, kurating-kurating, karnaping, wala akong pakialam dyan, Tol. Hindi ko alam yan. Hindi ako tiga Osamis. Hindi ko alam kung anong kalakaran meron kayo dyan kung nagbebentahan kayo ng druga sa Maynila, Tol. Wala akong pakialam dyan. Dahil gaya ng sinabi ko, yung nagawa ni Francis Leo Marcos ang pinag-uusapan natin dito, hindi ng sino pa man. Ang point ko rito, mga tol, eto lang ang pinopoint ko talaga para matapos na tong kay Francis Leo Marcos kasi ayoko nang makiano rito eh. Pero eto na yung pinopoint ko. Si Francis Leo Marcos lumabas, tumulong sa mga kapwa. Ngayon, sinabi meron siyang kaso na scammer daw, magnanakaw daw, which is hindi naman nating alam lahat. Alam nyo ba yon, ninakawan ba kayo? Iniscam ba kayo? Eh puro lang ganon, di ba? Wala namang kaso, hindi naman hinuhuli yung tao. Samantalang ibinubunyag na nga yung sarili niya. Siya na nga mismo yung nagbunyag sa sarili niya, lumalabas siya sa social media. Ba't ayaw siyang hulihin? Ngayon, ang sinasabi ko, kung siya totoong scammer, Tol, kung totoo siyang scammer, siguradong hindi ito ng scam ng mga mahihirap lang. Ha? Kung totoo mang scammer to, malamang ang iniscam nito yung mga mayayaman din na tao. Dahil napakayaman niya, di ba? At saka huwag mong inahanap yung kumpanya niya. Bakit? Tangina mo, ano pa kailan mo sa kumpanya niya? Ba't hahanapin mo yung kumpanya ng tao? Tarantado ata. Ba't hinahanap mo yung kumpanya niya? Ano gagawin mo sa kumpanya niya? Mag-a-apply kang construction. So, balik tayo. Ayun, yung sinasabi ko, di ba? Ngayon, kung totoong scammer tong si Francis Leo, ang mahalaga para sa akin ay natulungan niya yung kapwa nating mga mahihirap. Ang sinasabi ko rito, kesa naman dun sa mga senado na magnanakaw ng pera ng bayan, pero ngayong kailangan na kailangan, wala man lamang kahit isa. Ayun yung sinasabi ko, ayun yung pinupunto ko rito, Tol. Ha? Si Francis Leo, kung totoo mang scammer siya, mahalaga, inuulitin ko ha, mahalaga is ang mahalaga para sa akin is tinutulungan niya yung mga mahihirap. Pero yung mga nasa senado, yung mga kapitan, yung mga DSWD, nagnanakaw pero wala namang naitutulong. Ano? Masaya ka na, nakuha mo na yung point ko. Napakababaw na niyan, baka di mo pa rin magets. Ayun lang yon. Kung ikukumpara mo yung dalawa, si Francis Leo, magnanakaw, ang ginawa niya ngayong crisis, tinulungan niya yung mga mahihirap.
Senado, ninanakaw yung pera ng bayan pero ayaw ibalik sa taong bayan ngayong oras ng pangangailangan. Simpleng-simple, di ba? Putang ina, kailangan pa ba nating magtanga-tangaan para magkaintindihan? Ayoko na. Kung di mo nag-get siya, tang ina mo, magpakamatay ka na ngayon na mismo. Ha? Simpleng-simple na yon. Get lost, motherfucker. So magsha-shoutout ako at ganito ako gumawa ng mga shoutout, tol. Kaya pasensya na sa mga pangalan na hindi ko pa rin nababanggit. Pero pangako, kung nais nyo pa rin na ma-shoutout ko, ayaw is hintay-hintay lang. So magsimula tayo rito sa aking kaibigan na si Joe Hadasa. O, shoutout sa'yo, Joe Hadasa. Thank you very much. Crush mo daw ako, pero kapal ng mukha ko eh. No? Yun, shoutout sa'yo at maraming salamat dahil pinapasok mo ako o isinali mo ako sa GC ng mga YouTuber na ang kailangan is totoong kaibigan, hindi yung mga GC na kailangan ka lang kapag may kailangan. Alam mo na yun, tol. Thank you sa'yo. At kung gusto niyo makapanood ng mga video na makakapulot kayo ng kaalaman at marami kayong matututunan, mga tol, try niyong bisitahin itong YouTube channel ni It's Me, I'm JM, at lagay natin dyan, yan. Subukan niyo, tol, para marami kayong maging kaalaman. Di ko alam kung para saan, pero kayo, kung may mga gusto kayong malaman, try to visit, wala nang paliwanagan. Bisitahin niyo, tol. So, what's up sa Tres Marias na nagbalik sa ating dimension. Maraming salamat talaga sa tatlo na to. Para kay Geraldine Condo, kay Yolanda Empemano, at syempre kay Mea Suzuki. Maraming salamat sa inyo, The Three Sisters. Maraming salamat sa inyo. Usa para kay Villamor Alivir. Usap din para kay Ronel Salamanca. Usa para kay Bernard Aaron. Usa para kay Marlon Bayani. Siyempre, usap dito kay Ate Sasi Karen na palaging daanan ng aking pukpuk martilyo. Siyempre, hindi nyo na-gets yung kami lang nakakaalam noon, tol. Kung saan ang gagaling yung pukpuk martilyo na to, maraming salamat at special shoutout sa'yo, Sir Poging Pugo. At maraming salamat sa lahat ng mga gabi na bago matulog ay merong ngiti sa aking mga labi. Korte ba yun? So yun, maraming salamat sa inyo, mga pare ko. Sa mga solidong pare ko dyan, maraming salamat sa inyo. Gaya ng sabi ko, kayo ang pinakaunang dahilan kung bakit nananatili at tuloy-tuloy pa rin itong dimension natin dahil sa walang sawa niyong pagsuporta, mga tol. Kahit sampu ang maging negatibong tao na manonood sa akin, basta may isang solidong pare ko'y nasusuporta, hinding-hindi ako titigil, tol. Kaya mga motherfucker, tigil-tigilan nyo, hindi nyo ako kaya. Ha? So yun, wala tayong outro, pero pasok. Pinapakilala ko sa inyo ang aking bunso na prinsipe. Isa rin to sa tagapagmanaon sakali ng ating dimension. Yun. Ay, ako nga pala si Siren. Sabi mo, iyak nga pala si Siren. Ngayon, pag lumaki ka tapos gusto mong gumawa ng mga video, ayokong ikaw ay maging vlogger na it's a prank! Huwag kang gagaya sa mga ganyan, ha. Yung mga, ay kunyari ano ka, kunyari ampong kita, ha? Tapos iiyak ka. It's a prank! Hindi mo ba naalata? May camera? It's a prank! O, bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. It's a prank! Hi. Hi. Oh, isa pa. Galit. Smile. Ayaw mong manahin ang dimension natin? Ikaw nga magbawaan nito. Huwag kang gagaya sa mga it's a prank. Pangit yun. Datang minamana mong dimension pag naging, pag pumasok ka sa mundo ng YouTube sa mga susunod na panahon, aking prinsesang Jade. Kailangan na magiging video mo ay yung ipagsisigawan mo, yung ninanais mong sabihin na hindi mo mabigkas. Kailangan kapag gumawa ka ng video, yung puso mo ang gagamitin mong sandata upang bigkasin sa mga manonood sa'yo kung ano nga ba yung mga nais mong iparating. Ha? Nakikinig ka ba? Ha?
Nakikinig ka ba? It's a prank! It's a prank! Ha? Kanyari mahuhulog ka tapos magugulat ka, ha? Ay, nabitawan ko si Jade! Why? Uy! It's a prank! Babay ka na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ka na lang. Bye-bye. At takpan mo na yung camera. Takpan mo na. Si Jade gumawa nun. It's a prank.